Hi guys, this is Gandhang Shishi. For today's video, it's all about the combination of rice water and eggshell. Isang tips ko ito guys para sa pampabulaklak ng ating halaman. Lalong-lalo na sa bougainvillea ko, ginagamit ko always fertilizer is itong empty eggshell. So, naisip kong combine ito dahil base sa research ko, pwede palang combine tong rice water and eggshell. So, unang-unang gagawin ko mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-mix. Guys, itong, kaya pinag-combine ko ito kasi itong eggshell, mayaman ito sa calcium, minerals, and protina. Napakayaman ng vitamin ito, guys. Kaya always ko itong ginagamit sa aking halaman. So, hindi ko lang din siya ginagamit sa halaman. Pwede rin naman natin gamitin sa gulay, mga gulay natin, sa garden. Tsaka itong rice water naman, mayaman ito sa potassium. From the word potassium is ito yung pampabulaklak ng halaman. Mayaman ito sa potassium, phosphorus, magnesium, and nitrogen. Guys, nasubukan ko ng ginamit to for almost 1 month. So, yun, natry ko na nga. Proven and tested naman, super effective siya. So, ito guys, nabanggit ko sa inyo ito nung last video ko na share ko sa inyo yung kung ano yung madalas kong ginagamit para mas dumami ang bulaklak ng bougainvillea. So, ngayon, yung inaalagaan kong halaman ngayon is, my favorite is bougainvillea. So, sunod naman tayo sa puso ngayon. So, ayan guys. So, ituturo ko na sa inyo kung paano ko siya pinapaghalo. So, pagsamahin ko na itong rice water and eggshell. So, itong rice water kasi, ito yung pinagbanlawan namin ng bigas. Kada saing namin, itinatabi ko itong rice water. Saka, itong eggshell din. Guys, ito yung gamit ko. Rice water, eggshell. So, kailangan naman natin ng baldi, baso, stainless glass, sandok. Itong sandok panghalo lang naman ito. Itong stainless glass, gamitin ko yan pang sukat sa ididilig ko sa bougainvillea. Haluin ko na itong so meron akong naipong isa't kalahating tabo ng rice water. Ito yung kalahati. Itong baso naman, ito naman, susukatin ko itong dinikdik na eggshell. So guys, ito, sinukat ko siya. So depende sa inyo kung isang baso yung ilalagay nyo. So sa akin kasi, since sa kalahating tabo lang naman itong naipon kong rice water, so kailangan kalahating eggshell. Ayan. Ito guys. Haluan ko rin ito ng 2 tabong tubig. Ito guys. Ayan. Ito. Kababad ko ito ng 15 minutes bago ko idilig sa bougainvillea o halaman. A few minutes later. Guys, ito na yung binabad ko ng 15 minutes. So, yan. Ito ididilig ko na. Kada puno ng bougainvillea, isang basong rice water. Ito na yung rice water. Haluin lang bago idilig sa lang para maisama yung eggshell. Ito yung
Sobrang wide. Ang guys, dami diba guys? Ayan guys, oh. Turn yung yellow, ang bulaklak. Kada puno ng bougainvillea ito guys, ang ganda, ang dami diba guys, maganda itong rice and eggshell guys, walang hanggan ng pamumulaklak itong mga bougainvillea ko, so every week ko sila fertilize. So marami akong bougainvillea guys, ito look nyo yan, halos kompleto sa kulay. Ayan sa baba, yun yung last video ko. Yung experiment ko dyan is yung betchin, MSG. Guys, hindi lang bougainvillea ang didiligan ko. So, pati tong orchids ko. Kailangan din ito ng vitamin yan. Itong rice water and eggshell para dumami ang bulaklak at magiging healthy siya. Ayan. Guys, hanggang dito na lang yung aking video. Please support me on my channel. Madami pa akong i-share sa inyong tips para pampadami ng bulaklak ng bougainvillea. So, guys, yung mga hindi pa nakakaalam sa channel ko, please subscribe, share, like, and comment. Yung mga gustong magpa-shoutout, just comment below my video and I will. So guys, don't forget to subscribe on my channel. This is Gandhang Shishi. See you on my next video.